Hi guys, ito meron tayong mga dumating na deliver from Lazada. So ito yung para sa phase 1 na Angeli Townhouse inner unit. So ito muna guys, unahin natin. Ito guys, ito yung dala ni client, na si yung client ang bumili nito. So ito guys, lever type na doorknob para sa kwarto sa taas. So ayan siya guys, isa hardware nasa 600 plus. So confirm yan guys kung gusto nyo yung bibili kayo doon sa mga kilalang hardware. So ito guys, nasa 600 plus. Pero kung bibili nyo sa Lazada, makakuha kayo ng mga 300 plus, 400 plus. Pero ayun, conforming nga. So bali si ma'am ang bumili na ito. So ito guys, naka-ready na. Tapos guys, sa dalawang kwarto, sa dalawang kwarto, may tag-apat na pin lights. Ayan. So, bali ang size nito is 4 inches. So, open natin yung isa. Bali ito guys, tricolor na siya. So, ito na rin yung mga ini-install namin sa mga ibang project namin. So, ayan siya. As you can see guys, ito, hindi na siya yung dating nakalubog. Flat lang siyang gan, tapos hindi na ganun kalaki yung dito sa likod. So ito guys, nabili ko siya ng 85 pesos yata to. Kasi yung 5 inches nasa 120 something. So dahil dalawang kwarto yun, kailangan natin ng 8 ganito. 8 pin lights. Tsaka ito pa yung 4. So meron tayong 8 pieces na pin lights para sa dalawang kwarto sa taas. Tapos guys, ito in order ko sa Lazada. Ayan. Pali ito, choice to ni ma'am. Na ito yung gusto niyang sa ilaw sa kanyang hagdan. So ito guys, si Chop Chop. Hi guys. Hi guys. Hi guys. So sabi ko wag na dito. Andiyan na naman si Chop Chop eh. Tutulong ata siya sa iyo. Oo. Wait lang, anak kong galawin. Ilaw pa naman yan. Hi ka. Mamaya na yan. Wait lang. So guys, kupitin lang natin yung pangalan. So guys, ito yung choice ni ma'am na ilaw niya sa hagdan. Open natin. Unboxing tayo. So, dahan-dahan lang at baka tayo ay masugatan sa kunti. Ayan. Taraan! Taraan! Wow. So, guys, ayan. Nag-install na rin kami dati ng ganito. So, alam na namin ito kung paano i-install. So, ito yung gusto ni ma'am, ni client. Ayan. So, ito guys, napakita ko na ito dati. So, tatlong ganito guys, pendant light nila sa hagdan. So, tatlong ganito. Ayan siya guys. Ayan, pakita mo anak. Tapos, may kasama na siyang bulb. Then, yung mga accessories niya guys, ito. So ito guys, alam ko na sa 500 o 600 plus, ilalagay ko na lang sa vlog. So ito guys, magpakita natin to kasi nag-update din ako kay ma'am. Ayan. So ito yung para sa hagdanan nila guys, pendant light nila sa hagdanan. So okay na yan. So, ito naman guys, yung para sa kwarto ng kanyang mga anak. So, nagsuggest ako guys ng UFO na lights. Kasi ito, with Bluetooth speaker to. So, sakto to dun sa mga bata na
habang umiilaw is pwede nilang gamitin yung speaker. So, meron din kami din dito sa may harap, sa may main door. So, ito guys, talaga natin ito sa kwarto. Ayan. So, naka-ready na guys. Ito naman guys, ang next. So, pag nagpa-renovate talaga ng unit, kailangan talaga natin i-ready na yung mga accessories. Wait lang anak, wait lang chop. Wait lang. So, ito guys, sa isang kwarto meron na tayo, di ba? Ito naman yung para dun sa room nila, ma'am. Ayan. Ayan. Hindi natin mabuksan. Chop, layo ka muna chop konti. Hi guys, ka muna. Hi guys. Dandahan lang, baka tayo masugatan. Dalawa kasi may dalawang piraso. Ayun. So guys, ito yung para dun sa kanilang center light. Maliit lang siya. Hindi mo naman, kwarto lang naman kasi yun eh. Hindi mo naman kailangan na sobrang laki. So ito yung napili ko. So ito guys, magandahan nito is tricolor na siya. So maganda rin yung ano niya guys, so parang plastic na ano. Hindi siya basta plastic lang na malutong. Parang solid yung pagka-plastic niya eh. So ito guys, maganda to. So sa isang kwarto, ito yung ilalagay natin. Alam ko same lang to guys na in-order to. Same lang yan guys. Alam ko same lang. Since dalawang, ito naman isa, doon natin ilalagay sa may labas ng dalawang pintuan. Matching ako. Ito guys. Ayan. Wow. Halos same lang sila guys. Ito sa labas ng kwarto. So ayan. So medyo mahal dito guys. Pero inas ko muna si ma'am kung okay sa kanya to. Okay naman daw. So ayun, okay lang din siya. Huwag lang masyado kung sobrang laki. So ayun guys, pag magpaparenovate ng unit, kailangan nakaready na yung ating mga ilaw. So meron pa tayong pin lights na 5 inches na in order para sa cove light. Then yung para sa pinaka cove niya, tinatanong ko si ma'am kung gusto niya ang RGB o yung tricolor na lang din na para sa cove light. Then yung center light nila is magtitingin pa daw si ma'am kung anong gusto niyang design. So, ayan guys, ipunin muna natin ito dito sa bahay bago natin dalayin sa unit kasi panghuli naman na itong ilalagay. Huwag muna natin ilagay dun sa unit kasi baka mawala or baka masagi o matamaan while gumagawa doon. So, ayan guys. Ipunin ko mula dito sa bahay. So, ayun lang guys. Sana may na-share ako sa inyo na mga ideas. Ito guys, sa mall, hindi ganitong klase pero nasa 200 plus, 300 plus. Ito 4 inches na nasa 85 pesos lang, Lazada. Pili lang kayo ng shop, yung mga ligit na shop, tapos basahin niyo yung reviews. Kung okay naman yung reviews, go kayo. So, ayun guys, thank you. Hi guys, update tayo dito sa phase 1. So, ayun guys, natapos na nila yung paggawa ng cove light na may PVC ceiling panel. Ayan. So, ayan siya guys. Nalagyan na rin siya ng Masilya skin coat. So, lilihain na lang yata yan. Then, pipinturahan. So, ayan siya. So, ito guys. Ongoing pa yung pinaka-permit nila dito. So, dumaan muna ako dito para mag-update. Bali, ang nagawa na namin dito is yung cove light. Yung hagdanan, may cover na. Tsaka itong hagdan, may tiles na. Ayan. So, ayan siya guys. Bali, ang ginamit natin dito is hardyplex. Pero yung local
brand na Sheraboard yan. Yung Hard Reflex kasi yun yung brand name. Medyo mahal yun, guys. Tapos ito, naputasan na yung para sa aircon. Nalagyan na rin siya ng Masilya. Ayan. So, yun na siya, guys. Ayan. So, ito, lalagyan na lang ito ng lilihain muna. Ayan. So, bali ang pagawa dito is si Kuya Joan muna. Habang wala pa siyang itatayos, siya muna yung naglalagay ng skin gel. Ayan. So, bali ito yung pangalawang kwarto. So, guys, doon sa face part, malapit na kami matapos. So, lilipat naman kami dito. Ayan. So guys, ito lalagyan muna siya ng skin coat, then pag natuyo, lilihain na yan. Then ipipaint ng black. So naka-ready naman na yung ating mga materials, mga pintura. So guys, yung mga outlet hindi ko pa na-orderan, pero madali na lang naman yan. So ayan. Ayan. So, bali guys, tutok muna tayo dun sa isa kasi patapos na yun eh. Syempre, yung mga nag-aabang o nanonood sa ating vlog is mas gusto nila yung patapos na. So, mas gusto nila yun. So, ayan guys, pinupunasan muna kasi may mga dumikit pa mga alikabok dyan. Then, tsaka ipapahid yung pinaka skin coat na tinimpla. So kayo guys, mahal kasi magpapintura. So kayo, pwede na kayo mag-DIY. So ito, skin coat muna ang pinapahid sa pader. Ayan. So titimplay mo lang siya na ganyan, parang clay. And then, i-a-apply mo siya dyan sa pader. So ayan nga. Pinupunasan muna. So ganito na ang kakalabasan niya, guys. Ayan. Magiging ganito na siya. So, ito, kailangan mo yan lihain. Kaya guys, yung sa ibang finish, may mga bako-bako kasi siguro yung may nilagay silang skin coat pero hindi naliha. Or walang nilagay na skin coat. Pintura agad. So, ayan guys, ito muna yung update natin dito sa Angeli Townhouse Inner Unit. So, baka next week, may update na tayo dun sa ating permit para maumpisa na natin yung back and front extension muna. Ito kasing pinakasala, hindi pa natin ito magagalaw. Kasi dito pa tayo maglalagay ng mga materials. So, ililipat natin yung ibang mga gamit natin dito na nasa phase 5. So, yun guys, baka pag-i-skim coat muna. Baka pati yan sa may hagdanan, skin coat lang muna. Ayan. Then, mag-update ako kay ma'am. So, picturean lang muna natin itong kanilang pinaka-cove. So, ayan siya guys. So, si Kuya Joan muna ang naiwan dito. Ayan. So, ayun muna guys, ang update natin. Thank you!